Yo, what's up mga ka-spikes? Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa channel na ito, ay welcome sa channel na matinik, ang channel na malupet, kung saan pinag-uusapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. And for today's vlog mga ka-spikes, ay pag-uusapan naman natin at tuturuan ko kayo kung paano ang pag-tame ng mga alaga nating hedgehog. So sa mga bago dyan, yung mga gustong bumili, nagpaplanong bumili, abangan nyo po itong ating mga konting kaalaman na ibabahagi sa inyo. Huwag nyo po ako iwanan, no? Samahan nyo ako mula sa umpisa hanggang sa dulo ng video ito. At syempre, magbibigay din tayo ng update tungkol dun sa ipaparaffle nating haglet. At mamaya makikita natin kung alin yung possible na mapapanalunan nyo sa ating nalalapit na paraffle, no? Hedgehog raffle. At sa lahat po na mga gusto sumali dyan, ay tingnan nyo lang yung description nito at doon po natin ilalagay yung link kung paano kayo makakasali. Nasa previous video natin, nasa previous vlog natin, yung mga mechanics. Kaya kung gusto nyo pong panoorin, gusto mong sumali, ay panoorin nyo po yung video na yon, yung vlog na yon, at para makasali po kayo sa ating free hedgehog raffle. And syempre, kung hindi nyo naman mapanood, ay nandyan sa description. Sa description po natin, ilalagay po natin yung link para makasali po kayo. At huwag po kayo mahiya, sumali na po kayo. At syempre, once in a lifetime po, makakapag-paraffle tayo. Hindi naman lagi tayo makakapag-paraffle. So, i-grab nyo na yung opportunity. Baka kayo na po makapag-uwi ng isang female haglet natin. Ano? Sa lahat ng mga nagbabalak, na bumili, at pag-alaga ng hedgehog, pwede nyo subukan yung luck nyo rito sa ating free hedgehog raffle. Yun na nga mga ka-spikes, balik na tayo dito sa ating pinag-usapan, yung ating topic for the day. Ang topic for the day ay how to tame your hedgehog. At maliban dyan, ay bibigyan din natin yung tips kung kailan ba dapat hinahawakan, inuumpisahan natin hawakan yung ating mga hedgehog para i-tame. Okay? So, nandito yung ating mga hedgehog. Hindi makita dyan. Pakuntay natin sila dito sa kabilang side. O, ito yung mami nila. Mami hedgehog nila. Ayan. So, yun yung kanilang mami hedgehog. Sa mga bago po, sa mga terminology, ang tawag dyan ay dam. Kapag ka hedgehog na babae, breeder, ang tawag po natin dyan ay dam. Siyempre, yung lalaki, ang tawag naman po ay sire. Dam and sire. And syempre, nandito yung kanyang mga haglets. Ang tawag sa baby hedgehog, para sa mga bago po at hindi pa po nakakaalam, ang tawag sa baby hedgehog ay haglet. Ayan ang kanyang haglet. Pinanganak po itong mga ito ay November 7, 2021. And sila po ay 1 month na and 2 days. Nung sila po ay ipinanganak, 4 po sila, and unfortunately naging 3 na lang sila dahil namatay yung isa. O, isa po dito sa tatlong haglet na ito ang inyong mga panalunan kung kayo po ay sasali doon sa ating hedgehog raffle. Ayan. Ito yung pangatlo. Lahat po sila female. Wala tayong male na na-produce ngayon. So puro female to sa batch na to. And yun nga, kung mag-umpisa kayong mag-tame ng inyong mga alagang hedgehog, kung ito po ay haglet pa lamang, umpisahan nyo po not less than 15 days. So yan po yung tamang edad para sila ay hawakan. Bakit po 15 days? Nabanggit natin doon sa kabilang vlog natin, sa isang vlog natin, na bakit kinakain ng mga mami yung kanilang haglets. So isa sa mga dahilan dyan, pag na-stress nga sila, sabi ko nga sa inyo, to make it sure na itong mga hedgehog natin kapag hawakan natin, sila ay 15 days old pataas. Diyan na kayo mag-start ngayon mag-tame ng inyong haglet. So, ang gagawin nyo po ay hawakan nyo po yung inyong haglet. Magbigay kayo ng oras para sila ay hawakan. Sa ganong paraan po ay yan, masasanay sila doon sa inyong amoy. And masasanay sila na hinahawakan nyo po sila. So, from that time, 15 days old pataas, again, umpisahan nyo na pong hawakan ang inyong mga haglet. And mas maganda po kung sa gabi ninyo sila hahawakan. So ngayon po ay pinapakita ko lang sa inyo dahil
Nagpapalit po tayo ngayon ng mga kusot. Pinapalitan, nililinis natin yung kusot nila. And ito yung nakita kong best time para i-video sila, i-vlog at makita po ninyo. Ma-share ko po sa inyo. Again, mag-umpisa po tayo ng 15 days. O kapag ka 15 days po, inumpisa na natin silang hawakan hanggang sa maiwalay na natin sa kanilang mami. So, yun nga. Tuloy-tuloy lang po yung inyong paghawak. And best time po ay sa gabi. Bakit sa gabi? Kasi sila po ay mga nocturnal animals. Ibig sabihin, mas aktibo sila sa gabi kaysa sa araw. So, sa umaga, kapag sila po ay ating hinahawakan, yun yung time ng kanilang pagpapahinga. So, sabi ko nga, naglinis lang tayo. Kaya, sila po ay nailabas natin at nakuna natin ng video sa mga oras na ito. And mga ka-spikes, paano namin malalaman na tame na yung ating hedgehog? Siyempre may magtatanong ng ganun, ano? So malalaman natin na tame na yung ating mga hedgehog kapag ka hinawakan natin sila at hindi na nila pinataas yung mga quills nila as in defense mode. Halimbawa, ito, pag hinawakan natin siya at hindi niya tinataas yung kanyang quills, ito hindi na masyado kasi sanay na siya sa akin. Kapag ganyan po, ay sabihin, siya po ay medyo tame na. Ito ay hindi ko naman masyadong hinahawakan, ano. So, pero kapag ako ay dumarating dito, naghanap talaga ako ng oras para sila ay mahawakan. Para sa ganon, sila po ay maging tame sa atin. At syempre, kung may kukuha man sa kanila, at least kahit papano, hindi na masyadong mahirapan mag-tame dahil naumpisahan na natin silang i-tame. Yun. So iwawalay din po natin sila after 6 to 4 weeks. So yun yung right age ng pagwawalay sa kanilang mami. So sa case natin, minsan may mga namamatay. So maraming nagiging factors. So una nga dyan, yung stress yung mami, kinain yung anak. Pangalawa, pagka hindi masyadong madaming supply, nakalimutan yung lagyan ng pagkain yung inyong mga hedgehog for how many days. Merong mga ganun, minsan nakakalimutan. Lalo kung marami ko yung alaga, and sad to say, isa sa mga nagiging cause ng pagkamatay yan. Pangatlo, yung mga bottle natin, yung mga bottle drinker nila, minsan kasi nagmamalfunction yan. O kahit na anong natin dun sa... Teka lang, kukuha tayo ng isang bottle drinker para mas maganda, no? Para mas maipakita ko sa inyo. Okay, sa katulad ng akin na-mention mga ka-spikes, minsan, may mga bottle drinker na nagmamalfunction, no? Pag pinipindot mo ng ganyan, so pag dinidilaan ito ng mga hedgehog, hindi nagre-release ng water. And kapag yun ay napabayaan natin, hindi natin alam na wala na pala siya na iinom na tubig. Pero nakita natin, puno pa rin. Ibig sabihin po, ay hindi siya nakakainom na maayos. So, isa rin yan sa mga nagiging dahilan kung bakit namamatay yung ating mga alagang haglets, yung mga baby. So especially kasi yung mom nila, yan yung umiinom, and kapag walang sapat na supply ng water, manghihina po siya, madedehydrate, and eventually minsan dahil gusto niya pang buhayin yung ibang anak, kakainin niya yung isa sa mga anak niya, yung pinakamahina, and yun yung nagiging cause ng pagkamatay ng iba pa nating mga haglets. So maging aware kayo dyan, maging vigilant kayo pagdating sa bagay na yan kapag kayo po ay meron ng mga haglets. So, yun nga, 1 to 15 days, medyo kailangan tutukan natin, lagyan natin sila lagi ng maraming pagkain, and of course, yung tubig nila, i-monitor nyo kung nakakainom ba sila talaga ng tubig o hindi na. So, again, isa sa tatlong itong inyong mapapanalunan. Focus na natin. Ito yung isa. Tingnan natin yung pangalawa. Mga ano ito, yung mga high pinto. Pero itong isa, yung pinakita ko sa inyo, may pagka ano siya, brown. Then ito naman, ayan, high pinto rin siya, na female. Ito yung haglet number 2. Yan. Makita nyo naman, napakalaki ng kanyang spots, na kanyang pinto spots, napakalaki.
So, napakaswerte ng mananalo nito, ano? So, sino man yung mananalo. Ito yung haglet number 3. Focus natin. High pin to rin po siya. Ayan, halos magkakamukha. So aside from yung nauna po natin, siya po ay medyo may pagka-brown yung kanyang color. Pero pin to rin siya, high pin to din. Isa pa pala sa mga palatandaan na sila ay hindi na ganun katakot sa inyo or malapit na sila matame, ay hindi na sila nagro-roll into a ball. So kasi yung kanyang pagro-roll into a ball ay defense mechanism nila. Yan yung kanilang defense mode. Kapag sila po ay natatakot at nagagalit. Eh kapag ka medyo malaki na, no, nabili natin, hindi natin sure kung ilan kung gaano nakatanda, ilan ano na edad ng ating nabiling hedgehog. Medyo mahirap na po kung hindi siya tame, mas mahirap na po siyang i-tame. Kailangan nyo ng mas maraming oras, mas maraming pasensya na dapat iuukol habang kayo po ay nagpapaamo. Isa sa mga tips na sinasabi nila, ano, kahit na ako ay nag-uumpisa pa, ay maglagay ka ng iyong damit para naamoy nila doon sa cage, para naamoy nila yung amoy mo, amoy ng owner. Pero ako hindi ko nasubukan yon, so hindi ko pa masabi kung ano yung magiging epekto, yung magiging effect ng ganong way o sistema ng pagpapaamo. Sa akin mas effective itong ginagawa ko, talagang peace lang po, kasi kahit maliliit po sila, may mga times na matutusok ka kahit papano. Kahit ito tame na, medyo malikot lang. At mga ka-spikes, kung ngayon lang po kayo napadpad sa channel na ito, ay baka pwede naman paki-like po ang ating video. Mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel at pakipindot nyo po yung maliit na bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. And syempre, shoutout po sa lahat ng ating masugid na subscribers. Going 4K subscribers na po tayo. Okay, parang kailan lang, ano, nasa 600 plus pa lang tayo. And then suddenly biglang dumami po tayo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating maliit na channel. Asahan nyo po na magbibigay pa po tayo ng maraming tips, kaalaman at mga bagay-bagay na dapat nating matutunan sa ating mga alagang hayop. So maraming salamat po sa inyong lahat. A shoutout po sa ating kaibigan si Joffer Topacio, ang ating official barber. So sa lahat po ng mga magpapagupit sa Montalban, Rizal, punta po lang kayo sa kanyang shop dyan po sa may relocation, at pasyalan nyo po si Joffer Topacio. Shoutout sa iyo, bro. Then shoutout din sa ating bagong subscribers na palaging nanonood sa atin. Banggit nyo sa akin sa FB si Villaferte GL. Shoutout sa iyo, bro. So, nabanggit niya na nagpupuyat siya sa panonood na ating mga channel dahil informative daw yung ating channel, and malinaw na nakakapagbigay tayo sa kanila ng mga tips at mga advice sa pag-aalaga, especially sa kanila, no, sa pag-aalaga niya ng hedgehog. So shoutout sa iyo, bro. Again, shoutout Villaferte GL. Maraming salamat sa pag-subscribe. And sa lahat po ng ating mga kaibigan sa Philippine Exotic Hedgehog Society, shoutout po sa inyong lahat. Sa ating mga admin dyan, si Jeffrey Roque, Christopher Espinosa, si Lem, shoutout sa iyo. Sa ating kaibigan Bok Tyron Duran, at sa lahat po ng ating mga kasama sa pag-aalaga ng mga hedgehog, shoutout po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga gustong pabati, mga shoutout po, comment on below lang po kayo, at lagi po nating nababasa yung mga shoutout nyo dyan para sa mga susunod na vlog natin ay makapag-shoutout po tayo. So maraming salamat po sa inyong lahat. And dito ka na po muna tatapusin yung ating maiksing video ito. Naway, may naibigay po akong kaalaman
mga tips at konting karunungan para sa pag-tame o pagpapaamo ng ating mga hedgehog. And kung meron pa po kayong mga gustong pag-usapan, mga content na gusto nyo pong gawin natin dito sa ating channel, ay huwag po kayong mahiya mag-comment down below. At lahat po yan, again, susubukan natin gawin. Maraming maraming salamat po sa pagbisita, pagdalaw at patuloy na suporta sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat at magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Spikes and Fur. PD.